magagandang tanawin. Likas na yamang talaga namang alagang alaga. At mga tradisyong ipinagmamalaki sa mga bisita. Yung handicraft ba? Or yung time spent, the labor, love, making this type of pasalubong is para sa mga may diabetes. Wow! Tara po. Para sa isang biyahero na tulad ko, yan ang una sa aking listahan. Pero paano nga ba napapanatili ang kagandahan ng isang lugar? Napakalaking halaga itong hindi namin nagkakaingin, sir. Dumami na, sir, yung mga punong kahoy natin dito sa amin, sir. Mas magaan pa yung trabaho namin, sir, na nagtutour guide ngayon, sir. Kaming mga tour guide, bisiplin ng mga pinakamatas namin ito, linis sa lahat na paligid. Yung kung may makita ka man dyan na medyo kalat-kalat dyan, linisin namin, ma'am. Sino ba ang ikangay in charge dito? Yan ang ating alamin sa ating pagbabalik sa probinsya ng Quirino. Welcome to Baguio, mga biyero. Barangay Baguio Village sa Quirino Province to be exact. Dito natin makikilala ang isa sa biyahero heroes ng Quirino. Welcome po, sir, dito sa ating Barangay Baguio Village, sir. Welcome na welcome po kayo, sir. Thank you. Ako pala po, sir, si Rodolfo de la Cruz, sir. Kung magiging tour guide nyo sa ngayon, sir. Meron pa tayong lalakarin, sir, na 3 kilometers, sir. Pero pa, dipindi yan, sir, sa paglakad yan, sir. Apo. Kung mabilis tayong maglakad, sir. Pero usually, gano'ng katagal po? Pag sa mga normal, Sa oras. 1 hour. Abay, ano pang hinihintay natin? Lakad na tayo, Kuya Rudy. Matapos ang halos 5 minuto ng paglalakad papunta sa dulo ng barangay, sasalubong sa inyo ang hanging bridge na to. Pero may parte pa rin na kailangan lusungin para makatawid. Tapos lakad pa more sa gitna ng kagubatan. Habang papalapit na sa talon, nagiging mabato ang daan. Maging basa dahil dinadaluyan ng tubig mula sa talon. Dito, nararamdaman ko ng malapit na tayo sa falls. Kaya, sugod mga biyero! Took us about mga 40 to 50 minutes. Okay yung trek, sakto lang. Kahit dali mo siguro yung chikiting mo, walang problema. May mga konting level of difficulty nung malapit na tayo sa falls dahil pag malapit ka sa falls, nababasa yung mga bato. Pero still, kayang-kaya pa rin ng kahit sino man. Shorty kami dahil ang ganda ng panahon, malamig. Definitely, walang araw. Hindi, may araw, pero very cloudy, no? And it's just a perfect weather to trek and just be outdoors. Sa taas na 80 meters o halos 262 feet, malayo ka pa lang. Medyo maaambunan ka na ng tubig. This is the type of waterfalls na pag malayo pa lang, kita mo na, uy, ang ganda nun, ha? Ang ganda nun. But pag malapit ka na dito, hindi ka pwede mag-swimming. Probably pwede ka pumunta doon sa side na yan, sabi ni Kuya, para magpa-massage, yun yung ginagawa ng mga ibang tao.
But there's a spot there na pinagbawalan na nila dahil medyo may konting danger. Pero probably like mga 200 meters before you arrive here at the Ganana Falls, meron siyang body of water na nilalangoyan ng mga tao. Matapos magpa-picture-picture sa talon, tumambay muna kami sandali ni Kuya Rudy para magkwentuhan. Tay, bago ka naging tour guide, ano po yung trabaho niyo? Ay, dati, sir, nakakaingin ako, sir. Pero nung meron na itong tourist spot namin na ito, sir, tumigil na akong nagkaingin, sir. Kumusta naman po yung kita na? Karamihan, sir, puro logi, sir. Yung iba, mga dating mga bat hunters at saka mga kaineros, talagang iniwan nila yung kanilang practice kasi dati sila yung ano eh, sila yung pasaway talaga sa lugar. Kasi ito yung source of income din nila. Matapos daw may paliwanag kay Mang Rudy ang masamang epekto ng pagkakaingin sa kanilang lugar at kung paano siya kikita sa turismo, nahikayat siyang magpalit ng hanap buhay. Ngayon ay tour guide na ho kayo. Ano po yung naging diferensya? Ngayon na sir, napakalaking halaga itong hindi namin nagkakaingin, sir. Dumami na, sir, yung mga punong kahoy natin dito sa amin, sir. Ngayon, sir, mas maganda pa yung trabaho namin, sir, na nagtutour guide ngayon, sir. Actually, yung mga turista, kapag nakikita nilang maganda yung lugar, mas maraming turista pa yung pupunta dito. Merienda break? Hinto muna tayo sa paglilibot sa Quirino para sa isang espesyal na local snack. Okay, Nay. Ano po yung lulutuin natin ngayon? Yung malagkit na may sausawan, sir. Ang tawag ulit dito, Nay? Delot. Dindelot. Sige po, ano po yung kailangan natin i-prepare? Po. Nyog. Okay. Gagadgarin. Okay. Katapos magadgad. Mm-hmm. Pipigain. Pipigain. Ito na po yung pinis ng mapiga na nyog. Na gata. Gata. Ayan. Ala, baka bilis lang naman pala gawin to, Nay. Okay. Hindi na natin kailangan lutuin. Iyan na yun. Sa totoong buhay, aabot ng isa o dalawang oras ang pagluluto ng dendelot. Pero dahil hungry na tayo, kain na tayo. Ay, subukan ko po. Masarap yan. Ayan, yan. Ito. Kailangan ng... Yan. Patay na. Expected ko na kung anong lasa kasi meron kang tamis, tapos meron kang gata. Wow, the best. The best to. Pati ang sarap nito, Nay. Paano nyo ginawa to? Pinagiling ho sa bayan. Oh, very nice. Ang tawag ulit dito, Nay? Dindelot. Dindelot. Para sa mga may diabetes. Wow! Tara po. Thank you, Nay. Ang bilis po ng proseso. Nagulat mo ako. Sa aming pagbabalik, ating alamin kung paano binago ng turismo ang buhay ng mga bugador sa Quirino. At mahanap ko kaya ang sinasabing pinakamasarap na sisig sa Quirino. Ihanda na ang iyong mga kiobiertos dahil tiki man time na. Sir, ito po dinakdakan. Di ba sisigin po yan ang mga Ilocano? Dito ka ba nagtatrabaho? Minsan po. Taong 2017 nang huli kaming bumisita sa probinsya ng Quirino. May napansin ba kayo sa mga napuntahan naming lugar? Bukod sa malinis at napanatili ang kaayusan at kagandahan ng lugar, marami rin mga bugador o boatman na nagsisilbi ring tour guide. Ito ang sigurado kung hindi niyo alam. Ang mga bugador na to ay mga mangingisda o magsasaka pa rin. Ang iba naman ay dating mga nanguhuli ng paniki o bat hunter, kainyero at mag-uuling. Pero dahil sa pag-unlad ng turismo sa Quirino, nakahanap sila ng ibang pagkukunan ng kabuhayan. Naniniwala kami ng turismo ay isa sa mga mahalagang industriya na makakatulong sa pagpaangat ng kakabuhayan ng ating mga locals in addition sa kanilang dating mga source of income.
hindi ganun kadaling kumbinsihin ang mga taga rito. Bago kasi sa pandinig nila ang ecotourism. Nagsimula kami sa napakaliit na grupo, mga 12 lang sila noon. Sila yung unang naniwala. And then sa pagdaan ng panahon dahil sa kagandahan ng likas na katangian ng Quirino, maraming mga turistang bumisita sa amin. And then doon nila nakita na totoo yung sinasabi namin, may kita sa turismo. Sila na mismo yung voluntaryong sumali sa organisasyon ng Governors Rapids Bugadors Association. Si Mang Rudy at Mang Ipe ang ilan sa mga unang nakipagsapalaran sa bagong hanap buhay na to. Pagkitaan namin kung may mga dumating na mga guests, kami ang mga nangyito tour guide para kumita naman kami at mapashare sila dun sa gusto nilang puntahan. Malaking tulong kasi maliban dun sa kita namin sa pagsasaka, nakakatulong turismo dito sa Governor's Rapids sa amin. Nadagdagan ang kita ni Mang Ipe bilang bugador, mas malaki kaysa noong pangingisda lang ginagawa niya. Kung noon, 2 beses ang taon lang kumikita sa pagtatanim ng mais si Mang Rudy, mas maganda na raw ang kita ngayong bugador na rin siya. Sa isang biyahe kasi, kumikita ang isang bugador ng halos 2,000 sa loob lamang ng 3 oras. Mas magaan pa ang trabaho kaysa sa pangingisda o pagsasaka. At dahil nga ang kalikasan ng pinanggagalingan ng kanilang kita, obligado na silang pangalagaan ito. Kasi kaming mga tour guide, disiplina ng mga pinakamatas namin ito, linis sa lahat na paligid. Yung may makita ka man dyan na medyo kalat-kalat dyan, linisin namin mo para yung mga guests, nakikita nilang parating malinis dito. Sa ngayon, mas nakita nila na totoo pala yung sinabi namin. At yun nga, sila na ang kasakasama namin ngayon sa pagprotekta ng aming kalikasan, lalong-lalo na sa ating mga river systems at saka sa mga kabundukan at saka sa ating kagubatan. So sila na mismo yung nangunguna doon sa pagprotekta. Mukhang tagumpay naman ang pakikipagsapalaran ni Mang Rudy at Mang Ipe dahil sa naglakas loob silang baguhin ang kanilang hanap buhay para makatulong sa kalikasan. Malaking biyaya tuloy ang kanilang natamo. Bugador namin ngayon umabot na sa mahigit 150 from 12. At marami pang mga gustong sumapi. Pero dahil gusto naming maging sustainable yung kita, pinag-isipan namin yung mga iba pang mga activities na pwede silang makinabang or kumita. At dahil nasa Governor's Rapids na rin lamang tayo, alam niyo bang may isa pang paraan para makatulong sa locals dito? Para mas maginhawa at hassle-free ang pamamasyal dito, magpaluto na rin kayo sa kanila ng inyong tanghalian. Ang sarap kayang kainin ng mga sariwang seafood ito. Sakto yan pagkatapos ng iyong pamamasyal sa ilog, di ba? Maliban sa Governor's Rapids, may bagong-bagong water sports complex ang probinsya. Bubukas lang noong 2018 ang halos 250 square meter water sports complex na to. Kumpleto rin sila sa mga gamit na maaring rentahan. Kaya walang dahilan para hindi subukan ang kanilang wakeboard course. Ang restaurant naman ay kayang magsilbi sa hanggang 140 guests. Kaya kahit anong handaan, kaya nila rito. Isa lamang ang water sports complex sa mga paraan ng probinsya na hikayating magpabalik-balik ang mga turista sa Quirino. Winner, di ba? Maaksyon magpasyalan naman ang hanap nyo, abay hindi kayo mabibigo. Handa na ba kayong mag-river safari? Sa isang parte ng Cagayan River, sa barangay ng Wasid, magsisimula ang ating water tubing adventure. Siyempre, kailangan munang magsuot ng safety gear tulad ng helmet at life vest. At ito ang ating sasakyan, ang pinagdugtong-dugtong na salbabida. Huwag mag-alala, kaya kayo rito. Para mas exciting, una nating haharapin ang rapids. Kapit lang, biyeros! Kung wala rapids, pwede magpadala na lang sa agos ng tubig o magpahila sa ibang motorboat. Tutyal! Ito na ang pagkakataon niyong habulin ang inyong hininga. Mag-selfie o mag-picture-picture ng damihin ng kalikasan at magpahinga. At kapag may rumaragas ang tubig ulit sa parte ng ilong, bibitiwan ulit kayo ng bangka. In other words, bahala na kayo sa buhay niyo. Just kidding. Aabot sa 1 hanggang 3 oras ang maaari niyong baybayin sa Cagayan River. Depende yan sa alon o tapang at lakas niyo. At pagdating sa dulo, may libre pang pa-swimming. Good job, team! Halina kayo, kain na tayo!
Pagdating sa sisig, hindi raw magpapahuli ang mga Ilocano. At dito sa Quirino, ang restaurant na ito ay kilala raw sa iba't ibang klase ng sisig. Sisig nga, patikim. Boys, okay na. Lumilipad na sisig na. Ha? Mahina ba ito yan? Ang klaseng sisig yan? Sarap to, sir. Pork sisig. Pork sisig? Mm-hmm. Masarap na yun. Masarap yan, sir. Pag may ano? Ano? May pampangha. May pampangha. Ano ba? Ayos, ha? Masarap. Pork sisig. Manghang, crispy. Hindi siya yung conventional na sisig. Merong texture na kakaiba. Sige, yeah, balikan ko kayo dyan, ha? Yeah. Mga kuya, parang ibang sisig naman yata yan, ha? Ang sisig na puno, puso ng saging. Hindi nahalatang puso ng saging, pero lasang sisig din siya. Ayos, ha? Manghang din ba, o...? Medyo lang. Medyo lang, sakto lang. O sige, kailangan nyo kumain ng sili kasi alam ko nakikita ko na antok na yung mga mukha nyo. Hello po. Hello, sir. Mukhang... Ang daming iba't ibang klaseng sisig dito. Ano naman po itong sisig na ito? Peking duck sisig. Peking duck sisig? Yes, sir. Wow! Sakto yung timpla, tsaka nalalasahan mo pa rin yung Peking duck. Tsaka masarap siya kasi medyo may konting anghang. Parang mas masarap to kasi medyo sobrang lasang-lasa mo yung Peking duck tsaka medyo manghang siya. Sakto-sakto yung duck. Wow! Kain tayo, sir. Sige. Hindi ko pa maisip kung anong kakainin ko. Ang daming sisig eh. Kita tayo mamaya. Sir, ito po dinakdakan. Di ba sisig din po yun ang mga Ilocano? Ilocano ka ba? Opo. Talaga? Yes, sir. Dito ka ba nagtatrabaho? Minsan po. Galing. Dinakdakan na sisig. Wow! So, meron tayong pork sisig. Meron tayong puso na saging na sisig. Meron tayong Peking duck sisig. Dinakdakan sisig. Siguro naman, ito na yung sisig nila, di ba? So, akala ko, lahat ng ino-offer nyo dito ng sisig ay na-present na yun pala, meron pa kayong ibang sisig. Ito ay ang? Balut sisig. Wow. Alam mo, hindi ako makain ng balut. Tapos, ginawa pang sisig. Baka mas mapapakain ako ngayon. Okay, subukan natin. Balut sisig. Ayan. Subukan ko po, ah. Hmm? Buti, hindi ko na kain yung ulo. Yun yung parang kinatatakutan ko eh. Ulo. Yan po yan, nakatago. Nakatago? Okay. Bakit niyo po naisip na mag-serve ng iba't ibang klaseng sisig? Ang sisig po kasi, very favorite po talaga ng Pinoy. Tinignan namin kung paano pa namin i-serve ng bago. Tama. Yung all-time favorite na sisig. Masarap pa na pulutan ng sisig. Yes po. Pero ito parang meron kaya itong pre-prepare, bro. Ito po yung ating inihaw na tupa. Lamb. Tupa na! Yes po. Wow! Ito yung ating lamb leg. Masarap po ating pagbagong luto. Pagbagong luto. Ayan, talagang hindi nyo na minalagay. Talagang... Hindi po. Ano lang po siya. Salt and pepper. Yun lang kailangan po talaga, yun. Wow. And this one is also lamb. Yes po. Ito naman po. Lamb ribs. Lamb ribs. Pwede bang masubok? Opo. Ito lang, no? Pwede. Alam mo dati, siguro nung first experience ko ng lamb, hindi ko masyadong nagustuhan. Kaya medyo na nagkaroon ako ng takot each and every time kakain ako ng lamb. But then, parang nag-evolve yung palate ko. Tapos doon, ngayon meron ako appreciation for lamb. And yung distinct lamb taste, yun yung actually nagpapasarap. Parang yung aftertaste nila, yung parang I'm not looking for that gamey taste. Yung saktong, uy, lamb yan ah. Sarap. I love it. Nice. Kung di nyo feel magsisig sa inyong visit, syempre, pwedeng lamb na lang ang orderin nyo. Siguradong malinis ang mga tupang ito dahil sa sarili nilang farm mismo inaalagaan ng mga to.
pati rin ang mga pato na ginagamit sa Peking duck at itlog ng balut, in-house ikama. Ngayon, tikman naman natin ang inihaw na lamb leg, fresh off the grill! Galing. Galing. Hindi, ako natutuwa. Ako talaga na... Dati talaga hindi ako makain ng lamb eh. Ngayon, parang... Na-enjoy ko na siya. Hindi, parang na-enjoy ko na talaga siya. Ito yung hindi ko pa talaga ma... Siguro yung idea lang kasi na... Yun lang naman yun. Parang kumakain ako ng... Dila. Lengua. Nung nalaman ko na dila yun nung bata ako, hindi ko na siya kinain. Ganun lang naman yun. Kilala rin palang restaurant/bake shop na ito sa kanilang egg pie at mga tinapay. Wala ka nang hahanapin pa! Kilalanin ang isang grupo ng katutubo na gumagawa ng kakaibang souvenir. Excited na ako ipakita sa inyo! Setyembre ng nakaraang taon, pinilagay sa ilalim ng State of Calamity ang probinsya ng Quirino dahil sa bagyong Ombong. Halos wala pang isang buwan ang nakalipas, tumama naman sa probinsya ang bagyong Rosita. Sa loob ng isang taon, dalawang bagyo ang dumaan sa probinsya. Ang matinding pagbabago sa klima o climate change ang nagudyok sa probinsya ng Quirino na kumilos at baguhin ang pagtrato sa kanilang kalikasan. Una nilang tinignan ang mga kabundukan ng probinsya. Itong Forest Protection Program po, bago po namin inpisahan, nag-identify po kami ng mga hotspot barangay. So out of 132 barangays, meron po kami na-identify na 31. So sinasabi po natin na hotspot itong mga to dahil sila na po yung medyo halos nawawala na yung mga kabundukan. Tapos marami na rin po dito yung mga nagkakaingin at mga namumutol na wala pong tamang papel. At ang unang nilang tinutukan, ang mga kaingero. Nakasalalay kasi ang kanilang kabuhayan sa bundok. So, sila po yung first target namin na maging bantay-gubat. So, ang layunin niya ay mapaangat, umadagdagan ng ibang pagkakakitaan. Ang ating mga kababayan, karaniwan ang hanap buhay po nila ay kaingin, pamumutol po ng mga kahoy. Para hindi na po sila babalik na magkaingin. Bali, nabibigyan po sila ng insentibo. 5,000 kada buwan po yung aming ibinibigay. Aside po doon sa mga gamit na pang-monitor po nila sa mga hindi tama ang gawain sa bundok. Pero hindi dyan natatapos ang pagbabantay nila sa kagubatan. Dahil kasama nila ang mga magsasaka at mismong mga residente ng barangay. Kailangan din nilang alalayan ang mga to. Ito yung tinatawag natin na integrated agricultural system. So, ang programa pong ito ay nagbibigay ng 2 baka, 4 na native na baboy, iba't ibang klase ng forest, trees, native actually, and then yung mga punong kahoy na namumunga. Tapos namimigay din po tayo ng mga iba't ibang klase ng buto ng mga gulay at kasama po nito yung patubig. Base po sa aming analysis, mga more than 50% po yung additional income po nila as compared pag magtatanim lang sila ng purely na mais or purely na palay. Kapalit ng programang ito ang pagiging responsable ng komunidad sa kanilang kagubatan. Meron tayong sinasabi na conservation agreement. So dito nagkakaroon ng pag-uusap po yung lahat ng membro ng barangay. So mag-a-agree sila na pag nabawasan po yung forest cover nila, say halimbawa 5% or 10 hektarya sa loob ng isang taon, mababawasan po yung benepisyo na ibinibigay po ng Kapitolyo sa kanila. Pero pag nadagdagan naman po ng halimbawa 5 hektarya sa loob ng isang taon, madadagdagan din po yung benepisyo na binibigay. Panalo, di ba? Napalalago at napagaganda mo pa ang inyong kapaligiran? Kumikita ka pa! Good job kayo dyan! Buong araw naming nilibot ang kabundukan ng Quirino, kaya gabi na nang makarating kami sa aming unang food stop. Ang concept po niya is snack house. Then years ahead po, parang nag-evolve na siya, nadagdagan na po siya ng ibang dishes.
like mga rice meals po kasi nasa harap po kami ng school, so parang gusto namin i-cater lahat. Sikat na sikat daw ang lugar na to dahil sa kanilang iba't ibang klase ng pansit. Eh paanong hindi sisikat eh? Meron pala silang pitong klase ng pansit. Paano nyo makikilala mga yan? Well, just sit back, relax as we play a game. Rolling! Wala ka makita! Rolling na nga! Ladies and gentlemen, mga biyahero, welcome to your favorite game show dito sa Quirino Province, ang tinatawag na This Is It, Pansit! Kasama po natin ngayon ang ating magigiting na cameraman, si Ray. Bumabalakbak lahat ng mga anak mo. Dami nila. At kasama naman lang natin si Jeff. Si Jeff, kailangan niya kasing mag-carbo load tonight dahil tatakbo siya ng 5K tomorrow. Guys, madali lang naman po ang game. Naka-blindfold sila at ipatitikim natin sa kanila ang iba't ibang klaseng pansit. Kung nahulaan nila yung tamang pansit, meron silang pansit. Jeff, ako ang magsuserve sa'yo. Pansit na to, parang bagong luto ah. Ready? Ah! Uy, meron akong narinig na lutong. Ray, hindi ikaw yung kinakausap. Anong lutong na yun? Chicharon, sir. Chicharon? Oo. Tapos meron ka siguro natikim na natikman na ano? Maasim. Maasim! Tama. Eh, usually naman kasi nilalagyan talaga ng kalamansi ang... Ano ang tinikman mong pansit? This is it, pansit! Pansit, bihon, canton. Magaling! Pansit, bihon, canton! Jeff, 1 point. Ang pansit bihon po dito sa Buddy's Place ay may sangkap po na kikiam, squid ball, at saka chicken po. Ray, ito ang pansit mo. Ay, kailangan ko pang haluin. Pwede na ba kami? Ay, kailangan ko haluin. Ready? May nahulog pa, bro. Dagat! Dagat eh. Ano siyang klaseng pansit? Parang pansit lomi sa akin. Pansit lomi! Mali! Tama! Galing talaga. Palabok is the right answer. Ang pansit palabok ay may sangkap na tinapa, tapos may yung shrimp powder po, cornstarch arena, saka may egg po na toppings, ma'am. Back na naman tayo kay Jeff. Ano yung nalalasahan mo, Jeff? May sauce, sir. Meron siyang sauce. Tama, halos lahat yata ng pansit may sauce. Lamang yung seafood's flavor niya. Yan, yan. Anong klaseng seafood? Pusit. Tama! Tentacles yung nakakalito. Tentacles, yung paborito mo yan, Jeff. Anong sauce niya? Creamy yung sauce. Creamy! Pero hindi siya ice cream. Pansit? Buddy's pansit ba yun? Nasa Buddy's Cafe kasi tayo, so lahat talaga Buddy's pansit. Oo, mali. Ang sangkap po ng pansit Malabon ay may dried pusit, egg, tapos may leeks, and then yung pechay bagyo po. Ray, are you ready? Pinalitan mo na ba ito sa'yo? Oo, pinalitan ko na. Tira muna. Yan. Pugo! Oh, tama, ang galing mo! Ito, Ray. Maganda to. I think super extraordinary pansit sa aking libro dahil naglakbay tayo ng mahaba. Napuya tayo dito. Yung balaso ko, parang siyang pansit ano? Pansit! Pansit kalabasa ra. Pansit kalabasa? Oh. Mali! Pansit Kabagan! Pansit Kabagan po ay galing po sa bayan ng Kabagan po yan. Ang noodles nila talagang original po sa Kabagan. Tapos ang toppings lang po nun,
lechon kawali rin po. Saka may quail egg po. Oh, Jeff. Hey, Sam. Wow. Magugustuhan mo to. Sweet pansit. Ano ba yan? Clue. It rhymes with botanghon. Pansit, sotanghon? Ang galing mo! Parang nilaman yun! Walang ka-hint-hint series yun namin. Walang closer, ha? Ang sangkap po ng sotanghon ay may kikiam, chicken, and squid ball po. Sa noodles lang po na pagkakaiba nyo. Makaisa lang, pauwi na. Pansit pa rin ito eh. Pansit na. Pansit pa rin ito eh. Wala plato? Ano? Maling plato. Ah! Wala yung sabaw. Ito nga pala, tugigaraw. Batil pato! Mali ka bro. Alam mo lang yata spaghetti eh. Oo nga eh. Pansit ano ito? Yung sangkap po nun may giniling na baka and then lechon kawali at saka yung may egg sa toppings niya po. Kain na lang tayo. Ito naman daw. Ito yung yata yung sinasabi mo. Yan, sir. Ito yata yung halo-halong pansit, no? Ang body's special pansit po ay may tatlong klaseng noodles po. Bihon, canton, and fresh miki. Tapos may squid ball, tapos may dried na mushroom. So, ang nanalo ay Baggy's Cafe. Dahil na-feature natin mga pansit na gusto nilang i-feature natin. Tama? Correct. Baggy's Cafe. Kasama rin sa pagtataguyod ng turismo ng Quirino ang isang grupo ng katutubo, ang mga bugkalot. Ito po yung tribo na full of fierce, matapang, courageous, and dito po nakilala yung tribo namin, ang pagiging headhunter ng mga matatapang naming mga ninuno. Yep, headhunters ang mga bugkalot noon, pero may mga dahilan o sitwasyon kung bakit nila ito dati ginagawa. Una, para mapakita ang kanilang pagkalalaki. Pangalawa, sa pangliligaw, nagsisilbing dowry o regalo sa magulang ng babae ang napugot na ulo. Pangatlo, para mapakita ang matinding kalungkutan. Buti na lang love letters, chocolates at bulaklak lang katapat ni Mrs. nung nililigawan ko siya. Pangaso at pagtatanim ang mga dating hanap buhay ng mga bugkalot. Kilala rin sila sa kanilang makukulay na pananamit at mga palumuti sa katawan. Ang Bugkalot tribe din po ay may kanya-kanyang simbolo tulad ng mga sinusuot or mga accessories or artifacts na ginagamit ng mga Bugkalot. Kapag may earrings na, ito po yung sinisimbolo na ikaw or siya ay nakapugot na ng ulo. Pero ang mga nakatatandang lalaki, may kakaibang suot sa kanilang ulo. Yung kalaw na sinusuot ng mga lolo namin, ng mga ancestors namin, ito din po nagsisimbolo na sila talaga ay lalaking lalaki or matapang na lalaki. Sa ngayon, ang mga kasuotan, palubuti sa katawan, sayaw at mga kanta na lamang ang tradisyon na sinusunod ng mga bugkalot. Ang ibang parte ng kanilang kultura ay nababanggit na lamang sa mga kwento. Nagmula sa makulay na kultura ng bugkalot ang isang kakaibang souvenir dito sa Quirino. Domingo is a wood carver and furniture village, Quirino. Para mas maintindihan natin ang souvenir na to, kailangan munang malaman kung paano ito ginagawa. Basically, dito mag-umpisa, no? It's a piece of melina. Okay. Gimelina
Ito ang napili naming kahoy dahil ito yung plantation, trees namin. So hindi na kami kumukuha sa forest. Una, bibilugin ang pahabang kahoy para maging tungkod. At saka uukitin ang paligid ito. Kanila mga kinakarb, inspired ng bugkalot, parang simplified na kahoy, bulaklak, kanon. So yun ang ginamit nilang pang-gakarb dito. Tapos, pakikinisin muli ang kahoy at babarnisan para magandang hawakan. 21. Special din ang palumuti sa ibabaw ng tungkod. Ang ulo ng kalaw na simbolo ng katapangan ng mga taga-Kilino. Sabihin na natin, meron na pong ano, meron na kayong pole. Yung gagawin niyo po ngayon, yung mismong ano? Yung kalaw head. Kalaw, yan. So, meron kayong molde na. Ito po yung na-mix na resin. Tapos, pahahalo natin. Okay. Bubuhos po natin doon sa... Bango ng amoy, ah. So, basically po, dalawang part siya. Okay. This is the resin. Okay. Ito po yung hardware. Okay. So, mag-mix lang po tayo ng saktong amount para dito. Mm-hmm. Pag matigas na ang mixture, ito na ang kalalabasan. Isang ulo ng kalaw na maari ng kulayan. Ito, okay na po ito. Ayun, no? Astig. Galing. Pero may huling palamuti pa ang sarukod ni Apo. Pati yung necklace niyo po, no? Pati yung earring. Oh, bukalot yan. Siyempre, isipin yung bumili ng pasalubong. Nakakalimutan niyo kung gaano kahirap, katagal yung paggawa nila, yung labor. Kaya kung isipin yung, sabihin natin, namamahal lang kayo sa 600 pesos, yung handicraft ba or yung time spent, the labor, the love of, you know, making this type of pasalubong is... Gusto mo bang i-try, sir? Okay! Napagod din kayo, ma'am, no? Na-isign niyo ako dun, ha? Oh, yun, napasok ko nga, no? Ang galing nito! Oh, my God! Baka kailangan ka na magsalamin. Tay, pera mo, salamin tayo, ha? Oo nga, ma'am. Pwede bang pera? Oo, pwede. Ayun! Oh my God, bakit lahat luminaw? Kung ano, ang galing nito! Ganun kahirap. Pinapakita ko lang sa inyo na ganun kahirap yung ginagawa nila, hindi madali. Wow, kaya isipin nyo, oh. Usually pag ganyan, ma'am, gano'ng katagal po ginagawa niyo? Mga 30 minutes. 30 minutes yan to! Hindi, sir, pero iba po kasi ito. Dito dapat pagkain natin na gagawin na ganyan. Ayun. Siguro mga 2 oras po, sir. 2 oras. Opo, yung lahat po ng ganito. Ngayon, meron na tayong sarukod ni Apo. But wait, there's more! So, sabihin na natin, katulad na sinasabi mo, sir, kapag pupunta ka sa mga destination, saan nyo kukunin yung ring? Doon sa destination. Doon sa destination. Para makita rin yung barangay. So, you pay 50 pesos and then this is one of the... Yan. Yan. So, ang mangyari, tatanggalin mo to, sir? Oo. Oh. Ah, okay. Ako, so kung nakompleto mo yung 21, ito po yung... Wow. Ito yung talagang kakaiba. Galing. Yeah. Very good. So, parang maging tuloy namin to encourage yung visitors right. Na puntahan itong lahat ito. Pati they are challenged. And yeah. They have like a goal yes, they yes. can set. Galing, yes, yes. galing. Dahil pangatlong bisita ko na ito sa Quirino, baka naman sir, hindi kaya? Ganano. Tingnan nga natin. Wow, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kulang ko na lang 11, sir. No.
12, sabi ko na nga ba eh. Para may ano lang, konting comedy kayo naman. Okay. Ayos na. Yan! So meron pa akong 12 na kailangan balikan dito. Sir, salamat po. Thank you. Ma'am, salamat po. Mahababang biyahe pa pala bago mapuno ang sarukod ko. So I guess I'll see you again, Trino. Marahil narinig nyo na ang kasabihang, "It takes a village to raise a child." Isang paghihikayat na magtulong-tulong ang isang komunidad para mapalaki ng maayos at responsable ang isang bata. Sa kaso ng Kirino, ang bata ay ang kanilang natatanging proyekto. It takes a village to make a change. At ito ang hamon na tinugunan hindi lang ng isang baryo, kundi ng buong probinsya. Patuloy nilang pinagsisikapan na gumawa ng mga pagbabago at tulong-tulong nilang inaalagaan. Pinalalago at pinagaganda ang kanilang kapaligiran. At ngayon, unti-unti nilang naaani ang bunga ng kanilang mga gawain, isang malago at maunlad na turismo. Kirino, isa kang probinsya ng magigiting na Bia Heroes.